Good morning mga ka-Oto! Kamusta kayo? Ngayong araw may papakilala ako sa inyo. Bagong bago. Mainit na mainit pa. Galing planta. Teka, nakasubscribe na ba kayo? Kung hindi pa, pakisubscribe naman po ang channel namin. Ayan o. Kala nyo nasa coffee shop ako. Itong nasa likod ko, ipapakilala ko sa inyo after nyo mag-subscribe. Bibigyan namin kayo ng 5 seconds para mag-subscribe. Ito na ang 5 seconds nyo. 1, 2, 3, 4, 5! Pakisubscribe naman po ang channel namin. Samahan nyo ako ngayong araw. Ipapakilala ko sa inyo ang bagong-bagong pinag-uusapan na Hyundai Unit. So, let's go! Ito na ang Hyundai Castile. Kalo-launch lang nito mga ka-Oto. Parang nung isang araw lang ni-launch ang Hyundai Castile dito sa Pilipinas. Tapos ito na, pag-uusapan na natin ang Hyundai Castile. Diba? Ginawa siguro ang Hyundai Castile para may pantapat sa Innova Zenix mga ka-Oto. Pero si Innova Zenix MPV pa rin. Pero ito kasi si Hyundai Castile ay minivan na. 'Di ba? Malaking pagkakaiba 'yon sa MPV versus sa minivan. Bakit? Samahan niyo ako, ipapakita ko sa inyo kung bakit siya minivan na. Simulan muna natin sa gulong. Ang sukat ng gulong nito ng Hyundai Castile Premium GLL Premium ay 225 155 R18.
18 yung size ng mugs niya sa top of the line yun. Ayan. Ang variant na to, ito yung top of the line natin, Hyundai Casting Premium. So, tara, puntahan natin ang makina at ang ilaw nito. So, ito na ang makina niya. Handa na ba kayo? Ang makina ng Hyundai Casting ay 1.5 GDI Turbo. Di ba? 1.5 engine pero may turbo. Meron na siyang maximum output na 170 PS. At meron na siyang maximum torque na 253 Newton meter. Sobrang lakas, di ba? Dahil sa turbo 'yon. Di ba? Ang ganda ng grill, oh. Yung sa front fascia niya, teka, baba natin. So, tapos na tayo sa makina. Pag-usapan natin yung design. Yung front fascia niya, di ba? Saan niyo ba ito nakikita? Ako nakita ko ito sa Hyundai Palisade. Nakita ko rin ito sa Hyundai Tucson. Tapos nakita ko rin ito sa Hyundai Santa Fe. Pero, ang hindi ko nakita, yung naka-embroid na pangalan na Casting. Ayan, oh. Casting. Then yung logo ng Hyundai, syempre may front sensor na rin tayo dito. Yan yung headlamp natin, LED, MFR LED yung tawag. Then yung fog light, meron na rin tayong LED dito. Yan, tapos positioning lamp. Yan, napakaganda ng Hyundai Casting, di ba? So tignan naman natin ang left profile ng Hyundai Casting. Ang suspension nito ay MacPherson sa harap, MacPherson strut. Then sa likod naman ay coupled torsion beam. Yun. Kung makikita nyo mga ka-auto, so, sa pinto, under handle niya, may silver smart entry na rin si Hyundai Casting. At may 360 camera tayo dito para sa parking. Napakaangas, di ba? So, puntahan naman natin yung interior ng Hyundai Casting. Yung para tayo nasa mini jet or mini aeroplano. Alamin nyo mamaya kung bakit ko nasabing mini aeroplano. So, ito yung leg room niya. Then, ito yung room height. Wait lang. 5, 4, 3, 2, 1. Ito yung room height niya. So, puntahan natin ulit yung airbags niya. Ang airbags niya, dalawa sa harap, isa sa passenger, isa sa driver, dalawa sa side, at dalawa sa curtain. So, total of 6 airbags. Yung wooden trim natin dito, yan, makikita nyo yan. Tapos, sa harap, makikita nyo rin itong moonroof. Yan, meron tayong moonroof sa harap. Yan, so puntahan naman natin. Alamin natin pare-parehas kung bakit nga ba sinabi kong mini minivan at mini airplane. Punta tayo sa second row. Ito na. Dual slide ang cast. Oh my God! Wow! So sa mga van, sa mga Staria, di ba sliding door din yung mga pintuan nila? Saan ngayon nakakita ng kalaban ng Casting na dual sliding door na rin? Sino? Sino mga ka-auto? Pakicomment naman kasi hindi ko rin alam yung sa Zenix kasi walang ganito. Innova Zenix walang ganito. Ewan ko kay Odyssey, hindi ko pa na-review si Odyssey. Pero pakicomment naman sa mga may Odyssey na kung ganito rin yung upuan dito sa likod. Ay, yung pintuan dito sa likod. So, pindutin lang natin dito.
Diba? Matic. Ito kamay ko, oh. Yan. Yung sliding door natin, grabe, napakaangas talaga. Meron tayong air vent dito. Ito. Tapos meron tayong USB dito. At additional wireless charger. Diba? Meron din tayong ottoman. Ito. Yan. Ottoman. Na pwedeng i-switch dito. Pwede mong i-forward to para yung paa natin ay ma-relax at iangat. Yan. Parang ganito. Asensya na, wala akong cameraman. O, di ba? Meron din tayo ditong yung private na tint shade. Yan, di ba? O, napakaangas nito para sa segment na to. Minivan na minivan yung datingan. Ang presyo nito, mga ka-auto, 2,080,000 pesos. Kung gusto ko magtrabaho at nakasakay ako dito sa Hyundai Castin, eto. Pindutin ko lang to. Ayan. Nabababa yung, wait lang, seatback table. So ayun, seatback table, binaba natin. Tapos may lagayin din tayo ng drinks doon. Ayun, no? O, oh, diba mga ka-auto? So, pwede tayo magtrabaho dito habang nakasakay sa Hyundai Castin. Kung di nyo nakita yung moonroof kanina, eto yon. Eto naman yung sunroof. Yan, napakalaking sunroof. Pwede mo siyang pindutin dito. Yan. Pwede mo yung i-close. Dito yung control niya ng sunroof natin. So, meron tayong moonroof. Meron tayong malaking sunroof. Diba? Napakaganda naman itong Hyundai Castin na to. Pakaangas na ito. Napakaganda. Yun nga, kalaban nito si Zenix. Yung ibang kalaban, hindi ko pa nakikita. Puntahan muna natin yung likod para makita nyo rin kung gaano siya ka-convenient. Yan. Ang amenities na pwede natin makuha, may kanya-kanya tayong aircon. Dito sa third row, ayan yung aircon niya. Ito. Then, sa second row naman, yung nasa paa, yung nakita nyo kanina. Ito. Wala akong binago mga ka-auto. Hindi ko in-adjust. Para tuloy-tuloy, para makita nyo rin. Ayan. Ito yung leg room. Then meron pa tayong room height dito. Oh, ito. Grabe, no? Meron din tayong control dito para sa aircon natin. Kung gusto natin lamigan or hinaan, meron tayong control dito. Ayan, no? Ito yung control. Pakaganda naman ito. Tapos yung upuan, yun nga, beige yung color. Ay, teka, di natin ito na-feel kanina. Yung, ayan, ibaba natin yan. Wait, feel natin. Para feel na feel natin ang Hyundai Castin. O, ayan, mga kakoto. Ito yung upuan sa likod. Di ba? Captain seat. Tapos may ottoman pa tayo dito para ma-relax ang paa natin. Then, pwede ito ma-forward kung gusto natin maunat yung paa natin. Okay, napaka-angas, di ba? Tingin nyo. Zenix o ito? Siyempre, ito na. Hyundai Castin na. Ito yung mga buttons natin. Kung gusto mo iangat yung ottoman, yung sinasabi ko sa inyo kanina, yan yun. O, di ba? Captain seat ng Hyundai Castin natin. Tapos, hindi lang isa. Dual sliding door to, mga ka-auto. Pero pareha silang gumagana na smart. Smart entry natin. Halimbawa may dala kayo, itatapat nyo lang yung fob, 3 to 5 seconds bubukas na. Yon. Ang angas naman ito, mga ka-auto. O, saran natin. Punta na tayo sa rear of the vehicle. Yan. Diba? O, punta tayo dito sa likod. Meron tayong fin-type antenna. Ito. Integrated spoiler with high mount stop lamp. Ito. O.
Eto pa, nakalagay yun na yung word na Hyundai, imbis na logo para mas maangas tingnan, nilagay na nila yung word na Hyundai dito. At may badge na Castin sa likod, may backup sensor, at backup camera. Wait, there's more. Pag-usapan muna natin ang warranty. Ang warranty ng lahat ng Hyundai natin ay 5 years warranty. Binabayaran nyo pa yung sasakyan, naka-warranty pa. At yung pagpunta sa likod, tap mo lang dito, automatic na siya. Yan. Di ba? Automatic na nagbukas na yung pinto, may pinindot ka lang. Pag isasara mo, ito naman. Yan, yung boto na yan. Yan. Oh. Yun o. Ganda naman talaga nito. So, buksan ulit natin kasi ipapakita ko sa inyo yung trunk. Ito. May pipindutin lang tayo dito mga kaoto. Ito yun. Yes, sir. Ayan, yan. Ayan na. So, bumukas na. Pakita ko sa inyo yung trunk. Ito. Yan. Napakaloog ng trunk, no? Pwede pa itong ma-fold papunta sa harap. Kung may luggage kayo na mas malaki, pwede nyong hilahin to at i-fold down. Wait. Yon. Oh. Ito rin sa kabila. Oh, di ba? Pwedeng-pwede. Napakaluwag ng Hyundai Castin. Ang laki, no? Ang laki ng Hyundai Castin. Ang luwag. Punta naman tayo dito sa mga lagay ng toolset. Then ito, pwede mo rin lagyan ng mga shoes or ng kung ano-ano ng mga na pwedeng maging kalat sa kotse mo na hindi kaya-ayang tingnan. Pwede mo ilagay dyan. Yan. Spare tire natin nasa ilalim. Yan. Yan ang spare tire natin. Tapos, balik na natin sa dating upuan. Kasi may hugde. Para pag may nag-demo iba, mas maganda nila makikita. Pinakita ko lang sa inyo kung paano i-fold yung mga upuan ng sa Hyundai Castin natin. So, baba na natin to. So, di ba? Automatic na nagbubukas at nagsasara ang pinto ng Hyundai Castin. Ito pa. Ito yung sliding door na isa pa. Sabi ko sa inyo, dalawa yung sliding door na pwede. Ayan, no? O, diba? Tapos, dito mo i-adjust yung upuan mo. Tapos, dito rin yung sa ottoman. Pwede rin kayong magdikit. Pa, na-slide din kasi ang upuan ng ottoman. Para kung sakaling gusto nyo magdikit, pwede. Pa kanan. Yan. O, yan yung sunroof. Ayan yung moonroof. Ito ang sunroof. Yun. Pakastig, di ba? Bibili ako ng sasakyan. Tatlo yung anak ko. Matutuwa sila. Kasi kasyang-kasya kami dito. Pero syempre, mas okay pa rin si Gaspar. Para lahat kami, mga bienang ko, mga sister-in-law ko, ay kasama na. Di ba? Napakaganda naman nito. Pero ang sarap siguro i-drive nito. Tignan natin mga ka-auto. Paano nga ba ito pinapark? Sobrang haba ba nito? Pero sobrang laki niya. Kapantay niya ang Zenix, yung nga Innova, na yung Fortuner, sa haba. Alamin natin yung length. Length. Ano ba ang length nito? Ang overall length pala nito ay 4,950 mm. Yung height nito is 1,710. Yung lapad naman ito is 1,850 at yung ground clearance 174. Yung wheelbase is 3,055 mm yung wheelbase nito. So napakahaba. Pag mahaba ang wheelbase, ibig sabihin sobrang spacious sa loob. So hindi kayo makukulangan dito sa Hyundai Castin natin. Ito yung top of the line, ha.
So mga ka-auto, pasukin naman natin ang paborito ng lahat. Siyempre, alamin natin ang driver side. So tara. Smart entry ang Hyundai Castin. Hawakan mo lang yan at maglalak na. Hawakan mo lang din to para magbukas. Eto. Yan. Oh, bumukas na rin yung side view mirror natin. Naka 360 nga pala mga ka-auto si Hyundai Castin. Pagpasok pa lang natin, eleganteng-elegante yung mga buttons dito na may na naka-black finish. Eto, pag pinindot mo, mafo-fold yung mirror. Then, eto naman para ma-ship, para kung i-adjust mo, pero buksan muna natin. Yan, kung i-adjust natin, eto, dito, yan. Meron din tayong lock para sa bintana at yung mga pinto natin. May mga lock tayo. Dito naman, yung manibela nyo, para talagang tayo nasa jet. Di ba? Yung aeroplano pala. Para tayo nasa aeroplano. Nakadesign yata talaga ito sa aeroplano. Parang aeroplano. Then, yung instrument cluster, napaka-astig, napaka- liit lang pero astig tignan. Ayan. Then buttons natin dito para sa Hyundai Castin natin. Yung kaliwa para sa instrument. Hindi, yung kaliwa para sa infotainment, yung kanan naman para sa instrument cluster. Ayan. At ang instrument panel natin, hindi. At sa head unit natin mga ka-auto, 10.4 inch lang naman. Napakalaki oh. Parang iPad. At yung mga upuan natin, yung settings ng upuan natin, pwede mo i-control dito. Meron tayong wireless charger dito, hazard, push start na rin si Castin. At meron na rin tayong ship by wire dito. Wala nang cambio. Meron tayong reverse neutral, park, drive. Meron tayong park with auto hold. Ito drive mode kung ano gusto mo, eco mode, smart mode, normal. Yan. Diba? Meron pa tayo dito. Ito, yung center console natin na pwedeng malagyan ng maraming files. Meron din tayo dito glove box na malaki. Yan. Ito pa. Meron din tayo dito secret pocket, pwede mo lagyan ng mga shoes or ano sa cellphone. Yan. Marami kang pwedeng ilagay diyan. Meron tayong charger diyan, USB charger. At meron din tayong car charger dito. Yan. So mga ka-auto, tapos nating i-demo ang interior, exterior, engine nito ng Hyundai Castin. Then punta naman tayo sa safety features na meron ng Hyundai Castin natin. Meron siyang ABS, ESC or yung electronic stability control. Meron na rin tong hill start assist, backup camera, backup sensor. Meron na rin tong tire pressure monitoring. At hindi lang yan mga ka-auto, hindi lang nagtatapos dyan ang safety ng Hyundai Castin natin. Meron na rin tong advanced driver assistance system mga ka-auto, o yung ADAS features natin. Nandun yung LKA or lane keep assist, nandun yung rear occupant alert, nandun yung safe exit warning or safe exit assist. Ayan, nandiyan lahat sa nakikita nyo, yan ang ADAS features na meron ng Hyundai Castin. So ulitin ko mga ka-auto, ang presyo nito is 2,080,000 pesos. Naka-promo na rin to. I-send ko rin dito yung promo. Ito yung promo namin para sa variant na to. So yun nga mga ka-auto, kung may nakalimutan man ako, i-comment nyo lang below. Then pag-usapan ulit natin hanggang andito yung Hyundai Castin natin. Marami pa yan, marami pa akong nakalimutan malamang. Kasi yun nga, bago pa lang din naman tong unit na to. So bago ko pa lang din inaaral. Pero at least sana makatulong sa pagde-design nyo sa pagbili ng sasakyan. Maraming salamat po sa pagpanood. Maraming salamat po at mabuti tayo sa puntong ito.
sa mga nag-click lang ng title, panoorin nyo ito, panoorin nyo na rin yung ads, subscribe nyo na din mga ka-auto. So maraming maraming salamat po sa mga suporta, sumusuporta, maraming maraming sa lahat po, sa lahat ng clients natin, sa mga lahat ng viewers natin, sa 22,000, almost 22,000 na subscribers natin, maraming maraming salamat po. So mga ka-auto, kung di pa kayo nakasubscribe, paki-follow nyo naman po yung paki-click nyo naman yung bell button, paki-follow, paki-subscribe naman po ang channel namin, paki-follow na rin po ang Team Angeles para masubaybayan nyo po yung mga upload namin doon na kwentong pang-pamilya. So maraming maraming salamat po mga ka-auto. Sana nagustuhan nyo yung video natin para sa Hyundai Casting. Dagdagan pa natin hanggang andito ang Hyundai Casting. Maraming maraming salamat po sa pagpanood. God bless po sa ating lahat. Salamat po ulit sa panonood. Bye!